So yun, mga ropa, pauwi na tayo. At yun, final kilometer natin is 68 kilometers yung total nilakbay natin. At nakakuha tayo ng, grabe, sobrang tipid niya. Sobrang tipid ng motor na to. What a good day sa inyo, mga ropa. For today's video ay magko-content tayo ng Yamaha NMAX V2 2021 model. Bali ngayon lang tayo nagkaroon ng chance na ma-review itong motor na to. Siyempre sa sobrang late na niya na para i-review natin, kasi 2021 pa to eh. Re-review na lang natin yung fuel consumption niya. Saktong-sakto may ride kasi kami ngayon, kaya testingin natin kung gaano ba katipid itong NMAX na to, no? So mga ropa, no, sasabihin ko din pala sa inyo yung mga pagbabasihan nyo para makatipid kayo sa gasolina, kahit saang klase ng motor. Mamaya babanggitin ko sa inyo isa-isa kung ano yung mga pagbabasihan nyo, kung paano kayo makakatipid dito sa NMAX at sa ibang klaseng motor. May ride kasi kami ngayon, kaming dalawa lang ni OBR. Punta kami sa Tagaytay, no? So from here to Calamba hanggang Tagaytay, titignan natin yung consumption average ng kanyang fuel, no? Kung gaano ba katipid sa ilang kilometro, o kung ilan ang nabawas sa ganong kilometro, ilang bar yung nabawas sa panel niya. Kung malapit lang naman yung lalakbay namin, mga ilang kilometers lang, nasa 45 kilometers, ganun lang naman. Pag balikan na, siguro mga 80 kilometers. I-update ko kayo kung gaano katipid nga itong NMAX, no? Yun, may naantay lang ako si OBR, nagre-ready pa lang. Tapos diretso tayo doon sa Wing Commander sa Tagaytay. Yan, yun talaga yung main destination natin ngayon. Kaya sakto-sakto i-review natin ang fuel consumption nito, NMAX V2. Alright, let's go. So yun mga ropa, magpapagasolina muna tayo. Naka-indicate na dito sa ating panel na 2 bar na lang siya. So papa-full tank muna natin. Yun, oo nga, nakalimutan ko sticker ko. Nandun sa, nasa click. Wait, nakalimutan natin yung sticker natin mga ropa na Brentro. Magdidikit sana tayo dun sa Wing Commander, no? Kasi sikat din na pinupuntahan nyo ng mga rider sa Tagaytay. Sayang lang, di tayo makapagdikit, no ba yan? Naplano ko na yun eh. So yun mga ropa, ride safe sa atin, no? Sa biyaheng ito, sa lahat ng mga nabiyahe ngayong araw. So Sunday nga pala ngayon, panigurado maraming riders ngayong araw at maraming tao sa kalsada. So hindi naman tayo magmamadali papunta doon. At mas gusto ko yung dahan-dahan lang talaga. So yun, papagasulina muna tayo mga ropa. Yeah, sir. Full tank boss, premium. Wait lang. Okay. So yan, from 2 bar to full tank gagawin natin mga ropa. Tignan natin kung ilang liters yung mapupunan niya, tapos kung magkano. So nakaka 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4 liters na. Ouch! 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 Ouch naman. 300 kung sasakto. 300 sir. Ah, yan, sakto, 300. So mga ropa, 300 napunan siya ng 5.3 liters. Okay, thank you boss.
So yan mga ropa, makikita nyo, i-reset muna natin yung trip 1, no? So reset natin. Yan, okay. So ito ngayon max, may ilang bar pala siya ng dito sa gasolina niya. May ilang bar siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 na bar. So i-update ko na lang kayo. Tingnan natin kung sa ilang kilometers na lalakbay natin, ilang bar yung mababawas sa kanya, tapos kung gaano siya katipid sa mga ilang kilometro. Mapapakita ko sa inyo mamaya-maya lang. So yun, magpipin lang kami ng location papunta sa destination namin. At ngayon, diretso lang muna kami sa ano, Marcos Mansion. Diyan sa May Kasile, doon kami dadaan. Kasi yun ang shortcut Patagaytay dito sa amin, sa Calamba. Yun ang shortcut. Diretso lang muna tayo doon sa Marcos Mansion, no? Bago tayo dumiretso sa... Wow! Ducati par! Oh my G! Bro! Look at those big bikes! Bro! Oh my God! Nakikita nyo ba? Nakikita ko mga ropa. Shee! Hindi lang nakakita nito sa personal par. Wow! Wee! GSX yata to. GSX 1000 tapos Ducati. Oh my G! Oh my G! So yun mga ropa, asahan nyo. Marami tayong mga kasalubong na big bikes. Tara! Let's go na mga ropa. Hanapin na namin yung location. Dire-diretso na to. At sana wag naman umulan, no? Dito may ulap eh, oh. Sana wag umulan, sana maganda panahon mga ropa. Alright. So dito pa lang tayo sa Calamba, Laguna mga ropa. Dahan-dahan tayo, hindi na tayo magmamadali. Chill ride lang. Happy Sunday everyone. So yun, ngayon lang pala tayo nakapag-review ng NMAX, no? Sa tagal nang may NMAX, ngayon lang tayo nakapag-review ng NMAX. So time check mga ropa, it's 7:14 ng umaga. Pista ba to? Pista? Pista ano? Grabe yung lubak dito mga ropa. Uy! Uy! Grabe ka sir! I-mall. Ayan o. Oh. Yan ang paratandaan namin pag shortcut kami Patagaytay. O kung babiyahe kami Panasubo. Ayan. I-mall. Ulan naman po sana. Please. Ngayon na lang po kami nakapag-ride. Oh, grabe yung lubak, oh. Kaya nga, ito yung lugar na malubak. Yun ang consequence pag dito kayo dumaan sa Kasile. Malubak. Tapos ang consequence naman dun sa may Santa Rosa Nubali is yung traffic. Yun ang kalaban nyo. Tapos dito sa Sungay Road, ang consequence nyo dyan, yung matarik na daan. Sobrang taas nya. Tapos mababangin pa, kakatakot. Yan, sa mga beginner dyan, na-advise ko, daan kayo sa... Ewan. Ewan, saan kayo mas biyasa? Sa traffic, sa lubak, o sa mga matatarik? Alin, pumili na lang kayo doon sa tatlong yun. Yan, tulad nito. Wala pa yan. Gusto natin yun doon. Tricycle not allowed. Long stretch to. Grabe. So yun mga ropa. Sasabihin ko na. Mga pagbabasihan nyo. Paano makatipid sa gasolina. Marami kasi dyan mga ropa. Okay lang sa kanila na magbawas sila ng magbawas ng gasolina. Kahit masakit sa bulsa, tiis pogi. No? So syempre una-una. Para makatipid ka sa gasolina, ano pa nga ba? Siyempre, di ba, ano, behavior sa throttle mo. So, nasa behavior mo na yan. Kung paano mo itatrato. Kung waswasero ka o racing-racing ang hanap mo dito sa throttle mo, bomba-bomba, asahan mo nang lalaki ang kain ng gasolina mo. Tapos, bababa yung fuel consumption niya, ano. Hindi lang to para sa NMAX, para sa lahat ng ano to, scooter, FI, carb, o ano. So hinahinay lang, pag yan tong long stretch, o yung chill ride lang kayo, mga 60 to 80 lang, natakbo, okay na yun, na makakatipid na kayo dun. Pero kung wawas pa sa inyo,
O di kaya yung sobrang bagal, siguro sabihin mo ng 20. Haba ng lakbay mo, tapos 20 lang takbo mo. Ayun, lakas na kaya ng gasolina nun. Kaya dapat moderate lang, moderate. 60 to 80, yan, recommend. Takbuhan nyo. Makakatipid kayo, panigurado. Yung pangalawa, pangalawang pagbabasihan nyo. Makakatipid nga ba kayo? Is yung bigat na dinadala ng motor nyo. Masyado kang mabigat, may angkas kang mabigat. Nakakapagbawas din yan ng fuel consumption, no? Depende sa bigat ng rider. O di kaya may top box kayo, may crash guard kayo. Kanyari nagde-delivery kayo, mabigat yung dinadala nyo. Kasi yung makina nyo, mga ropa, kapag sobra na yan nabigatan, maghahanap yan ng more power. More power, more gas. Yan. O the more na magaang kayo, the more na matipid kayo. So yung pangatlo, no? Pangatlong pagbabasihan nyo is pagpapalit ng muffler o ng aftermarket pipe. Pagpapalit nyo ng tambutyo. Eh nakakabawas yan sa ating gas consumption, no? Eh kung gusto mo talaga ng tunog, ano, tunog malutong o tunog big bike, eh talagang titiisin mo, tiis pogi ka. Unless kung magparemap ka ng ECU mo, ayan, may tatama niya yung gasolina, yung fuel consumption niya. Ang ganda ng tanawin, no? Mga ropa, oh. Woo! Pakaganda. Pakaganda, presko. Hindi ako sure kung nai-remap na tong NMAX. Kasi naka-aftermarket pipe siya. Rinig nyo naman, sigurado ako. Rinig nyo yung kambuksyo nito. So yun, titignan natin yung consumption niya dito sa NMAX. Kung naka-apekto ba rin aftermarket pipe. Aming bikers, oh, mga ropa. Panigurado ko, diretso rin to sa may Marcos Mansion. So medyo bibilisan muna natin, oh. Diretso na tayo sa Marcos Mansion. Let's go! Ganda ng daan, grabe! Woo! Ganda ng daan! Pa Marcos Mansion po. Okay. Thank you po! Taho, taho. Taho muna tayo. Okay, ito na yung daan pa Marcos Mansion. Uy! Grabe! Hirap na hirap silang umahon, no? Ay na, ahon pala din eh! Diba, ang dami. Naglalakad na lang. Wow, ang tarik. Grabe. Parang isa sungay. Uy, grabe, oh. Tingnan mo yung labo. Ganda ng view, oh. Oh, mini sungay nga. Grabe, ganda ng view. Ayan, ito na, Marcos Mansion. So, dito na tayo, mga ropa. First stop, Marcos Mansion. Check natin yung ating gas consumption dito. Wow! Alright. Wow, grabe. So, ito yung mga pinupuntahan ng mga bikers dito, no? Pahingahan nila. May parang destination para sa kanila itong ano, Marcos Mansion. Kasi sobrang tarik nga naman dito sa dinaanan natin. Tarik ng daan. Ewan ko pwede pasukin to, parang hindi yata eh. Grabe oh, laki pala nito. So mga rapa, check natin yung fuel consumption na. So simula sa atin hanggang dito sa Marcos Mansion, narating natin ay 22 kilometers. Yan, so wala pa naman bawas yung fuel gauge nya. Tapos yun, 40.5 kilometer per liter tayo. 40.5. So matipid na yun para sa isang 155cc. Ah, ang putik, grabe.
dala natin to. Ah, grabe. Ganito sa Kasili, mga ropa. Pag dito kayo dadaan, Patagaytay. Maputik, malubak, mabato. May konting paahon din pala dito. Hindi tulad sa Sungay, puro paahon. Lubak yung paahon dito eh. Kaya dapat dahan-dahan lang kayo. Baka mag-slide kayo. Mahirap na. Ayan o. Hindi naman siya mahirap. Dahan-dahan lang. Nasa dahan-dahan ka lang, hindi naman siya nakakatakot eh. So ayun, dito na tayo. Welcome to Barangay Kasili. Alright, back to basic mode. Diretso na tayo sa Tagaytay. Alright, manahin muna kami sa biyahe namin at mag-enjoy muna kayo. Let's go! Grabe yung ahon, oh. Tignan nyo, mga roto. Grabe yung ahon. Nararamdaman ko na, mga ropa, yung lamig. Ibig sabihin, parang nasa kalagitnaan na tayo dun, papuntang Tagaytay. Wow, ganda na to. Why are you here? Pala ko coffee shop. Sneaker shop pala. Woo, grabe, malamig na dito, mga ropa. Kunting papangking pa. Ganda ng handling ng NMAX, grabe. Oh, sa cornering. Grabe, ayun o, kita mo yung pag o. Grabe yung pag. Woo! Dito yung pag na are. Wow, grabe. Wow. Wow. Grabe o. Wow, ito na mga pangingan. Alright. Wow, grabe yung fog. Oh, grabe yung fog. Sobrang lamig ngayon dito. Ito na, Tagaytay na nga tayo. Nakarating kami tayo dito sa Tagaytay ng chill lang. Ng chill-chill lang, ha. Hindi tayo nagwawawaswas. So mga ropa, next stop natin sa Wing Commander. Dito na tayo sa Tagaytay. Alright, kita ko na mga mapataas na establishmento. Wow, mami bikes. Wow. Haligaw pa nga mga ropa. Ibig sabihin, malaki ang konsumo natin sa gasolina. GG tayo dyan. Kamay. Woo! Long stretch! Ito na. Wing Commander. Ba, walang kataw-taw. Wow. So yun mga ropan, dito na tayo sa destination. Excuse me. Open po. Dining po? Apo. Wait lang. Hindi po sir eh. Ah, hindi pa. Anong oras po kaya? 9:30 to 10. 9:30 to 10 pa po. Sige, wait lang po. 9:30 to 10? Oo, 9:30 pa daw. Anong oras na ba? Isang oras pa. So mga ropa, mission failed. Wala pa silang luto. Mamaya pa daw alas mga 9:30. So lipat tayo. Mamaya ko papakita yung consumption niya. Ay, grabe. Tawik. Bulalo din eh. Bulalo. Okay. Ah, yung bulalo namin sir ano, 5.90. $5.90. Apo.
ulan eh. Oo. Sige po, thank you po. Dito. Tawilis. Sarado pa eh. Oo. Dito, sa isa. Ito. Ito, Paris. Paris? Tapsihan, tapsihan gusto ko. Makikipark lang kami. Epic fail yung una natin pinuntahan. Wala na kami makita ang choice. So yun, mga ropa, papakita ko lang sa inyo. So, ayan, yung nilakbay natin is 56.6 kilometers. Tapos, yung average kilometer per liter niya is 36.8. So, it is bad news for us. Kasi, nagpabalik-balik kami. Nice. Nagpabalik-balik kasi kami, mga ropa, kaya bumaba yung fuel consumption natin. So, nalakbay natin is 56.6 kilometers. So, yun. Nakipark lang kami dito sa McDo. Tapos, diretso kami dito sa destination namin, kakainan namin. So, mamaya pala, mga ropa, yung fuel consumption natin, no, bali naka 56 kilometers tayo. Simula sa atin, sa Kalamba, hanggang dito sa Tagaytay, na nagpabalik-balik pa. Nakapot tayo ng 56.6 kilometers. So, yung average fuel consumption niya is nasa 36 lang. Baba, bumaba. Kanina 40 eh. Bali-bali sa bar niya, wala pang nababawas. Simula ng fuel tank natin. Wala pang nababawas sa bar niya. Kumpleto pa rin, 6 bar. Walk trip tayo, putik. Opya. Yeah. Naglalakad ako na naka-helmet. Pag-ibig lang. Sige, sige. Sige, sige. 85 pants, jacket. Oo, diba? 85 lang ang dress. Okay, mga ropa, diretso lang kami sa kakainan namin. Tapos na kami kumain. Bali, dito na kami kumain sa pizza to. After na to, diretso tayo sa, ano, sa People's Park, diretso kami dun. So, mamaya, pakita ko ulit sa inyo yung fuel consumption niya, no? Kung gaano nakatipid. Bumaba yung consumption natin ngayon, naging 36, kaninang 40. Siguro gaano patigil-tigil, tsaka naligaw kami, pabalik-balik kami ng daan. Kaya bumaba ng ganun. So yun. Ah, mamaya na sa biyahe. Let's go! Okay, so yun mga ropa. Biyahe na tayo. Ibusin ko lang ko. Ngayon, diretso na tayo sa People's Park. Yung last destination natin. Yun na. So na, ang traffic. Yung traffic kalaban nyo dito sa Tagaytay. Lalo't Linggo pa. Wow! Multistrada! Multistrada! Grabe, mga big bike ano. Singit all the way lang talaga eh. Crosswind. Naging monster truck. Cross track. Wow. Pwede pa sa mga bundok. Woo! Sarap. Ayan na, People's Park. Lapit na tayo, marawa. So bali, dito din tayo doon mga kanina nung papunta tayo ng Tagaytay, no? Dito yung labas niya, ng Kasile. Dito rin labas ng Kasile sa People's Park. Eh dahil ano, pauwi na rin kami, sinubukan na namin dumaan na rin dito sa People's Park. So, mabilis ang ano lang, gala lang. So yun, papatok rin sa inyo, maro pa yung view dito. If ever na hindi pa kayo nakarating dito, yan, papatok sa inyo. So yung binayaran pala natin entrance is 20. Entrance 20. Makakakit na kayo dito. Ang daming riders sa'yo. Oh, dami ding riders ngayon. Sunday eh. Sayang, wala tayong dala sticker. Mamimigay sana tayo. Nice. Ano ba yan?
Taas na mga ropa, oh. So dito yung parkingan. Dito talaga yung parkingan. Hanap na tayo parking mga ropa. Ayan, patawa lang ulit update sa fuel consumption. 36.7 kilometer per liter, tapos naka 67 kilometers na tayo. So wala pa nabawas sa bar, 6 bar pa rin, kompleto pa rin. Ito mga ropa, may entrance pa pala. Oo nga pala, may entrance pa. 30, tapos jeep 10. So kayo na bahala, decision niya kung aakit pa kayo doon sa pinakataas o dito na lang kayo. Oo, daming kainan din dito mga ropa. Oh. Dami, pag nagpunta kayo dito. So yun mga ropa, dito na tayo. Yun, makakita niyo yung taal doon. No? Napakita natin yung taal. Hi. Nag-hi. So yun mga ropa. Ayun. You know, yun ang taal. Ayan. Kasi yun, grabe yung view dito. Grabe nga ang view. No? So maraming tao ngayon. Linggo. Grabe, ang ganda oh. Yay! People's Park in the sky. Kita nyo, ganda ng view. Yeah, dito tayo sa roof deck. Ah, chow. Okay. My God! Ganda! Kita nyo yun, no? Sayang kung may drone tayo. Oh. Ayan, no? Sayo, mga ropa, bumaba na kami. Tapos na kami sa overlooking. Ngayon, gagala, konting gala na lang. Tapos uwi na tayo. Photo book. Yan, napakaganda talaga ng view dito sa People's Park in the Sky. So, ang dami din pala mga souvenir dito. So, pupunta kayo dito, ihanda nyo yung budget nyo talaga para makapamili kayo ng mga souvenir na iuwi nyo. Plus, ang ganda ng view. Yan, so, maya-maya, uwi na tayo. Yeah. Uba na tayo at punta na tayo sa ating motor. Grabe. Napagala na kami na sobra eh. Ayun, kita-kits na lang. Yan. Bye-bye. So, masaya naman yung gala namin ngayon. Tapos, hindi pa nababawasan yung gasolina natin sa NMAX. Talaga sulit na sulit yung full tank natin kanina. Kahit medyo may kamahalan talaga, no? Bye-bye! So, yun. Mga ropa, pauwi na tayo. At yun, final kilometer natin is 68 kilometers. Yung total nilakbay natin. At nakakuha tayo ng 36.5 kilometer per liter.
So tipid na yan, no, siguro. Comment daw below na lang kung matipid nga ba o hindi. So yun, pauwi na tayo. Init. Ganda ng view, oh. Ganda ng view. Grabe, lusong ko. So yun, mga ropa, mag-outro na tayo. At natapos tayo sa ating gala. At naubos yung battery ng ano ko, GoPro. Buti na lang may natitira pang charge tong isang battery ko. Sobrang tipid ng motor na to, NMAX. Kaya nag-husga kung sobrang tipid ba o tama lang. So yun, hanggang dito na lang, mga ropa. Kita kits ulit tayo sa ating next vlog, no? So alright, let's go!